Magluluto tayo ngayon ng radish o kaya labanos. Ayan po siya. Hiwain lang po natin siya na maliliit. Ayan po yung radish natin. Babad po natin siya ng asin. Tapos mix po natin. Takpan po natin. 20 minutes na soak para ibabad para matanggal yung sabaw ng radish. Kalipas po na 20 minutes, lamasin po natin yung labanos. Remove natin yung juice niya. Tapos hugasan natin ng tubig. Ayan po, pagkatapos po natin nababad ng 20 minutes, lamasin po siya, tanggalin po yung sabaw, hugasan, tapos pigain ulit. Tapos, yan na ho yun. Tapos po, maghiwata ng sibuyas, atay ng manok o kaya baboy. Ito naman yung giniling na manok o kaya baboy na meron, kung anong meron kayo. Tsaka sili. Paghahaluin lang po natin sila. Yan po. Tapos po, lagyan po natin ng suka. Tsaka asukal. Yan, sugar po. Tapos po, ibabad po ulit natin siya ng 20 minutes para maluto po yung karne. Yan na po yung itsura pagka na po tayo. Nahalo natin. Ngayon po, ibabad po natin siya ng 20 minutes ulit bago natin siya lutuin ng konti. Yan. Pagkatapos po na ibabad ng 20 minutes, maglagay po tayo doon ng oil, kunting oil. Lagyan po natin ng bawang. Garlic. Yan, brown na po lahat. Lagyan na po natin yung binabad natin na radish. Mix po natin siya. Halo-haloin po natin siya. Para hindi maubusan ng tubig. Yan. Tapos po, lagyan natin ng paminta. Black pepper. Tsaka salt. Haluin ulit natin siya. Kung gusto po ninyo lagyan ng patis, pwede po yun. Patis po yung pangtimpla nyo. Sa akin po kasi asin. Kaya asin na lang po yung sa akin. Ayan po. Dali lang po, no? Easy to cook. Lutuin pa po natin siya ng 20 minutes. Yan, luto na po yung ating radish. Diba, madali lang po siya lutuin. Sana po magustuhan nyo yung kilawin kong radish. Thank you for watching. Lagyan na lang po natin siya ng
spring onion. Don't forget to like and subscribe. Thank you po. Bye. See you next video.